Lolong ng Primetime TV. Kaibigan niya ang mga buwaya. Sa totoong buhay kaya, kayanin kaya ni Ruru Madrid na mag-alaga at magpakain ng mga kalahi ni Dakila o ni Dax? Pinag-usapan hindi lang dito sa Pilipinas, kundi maging sa ibang bansa, ang inakalang higanteng buwaya na nahuli rito sa Pilipinas. Kapakawala, layo kayo! Yun pala, pakulo bilang paghahanda sa pagdating ng bagong bayani ng primetime television, si Lolong. Na buong pusong ginagampanan ngayon ni Ruru Madrid. Dakila! Naka-face to face ni Ruru ang taxidermy ng buwayang si Lolong sa National Museum. Sinundo rin siya sa airport ng mascot na buwaya. Nag-samgyup pa sila. Dakila, nabusog ka naman. Habang sa Dambuhala serye, animatronics ang kaeksena niya. Kaya wala ka na kasama dito. Pero dito lang sa KMJS, si Ruru may makakaharap na totoong buwaya. Magpapakain po si Ruru ng buwaya. Wow, first time ko po itong gagawin kasi usually po pagka nagpapakain po ako ng buwaya, animatronics na po. Ang papakainin niya, isang saltwater crocodile. Siguro next to Lolong, ito na yung biggest. It's about 19 feet right wow. now. And Lolong is 21. Oops, oops, ayan na siya. Diyos ko, die. Pero bago yan, nagkamustahan muna kami ni Ruru sa Liger Animal Sanctuary sa Pililla, Rizal. Una sa lahat, Ruru, bakit Ruru? Magkakapatid kami, Ruru Rararere. Pero... Ha? So hindi lang ikaw? Tatlo po kami. Ang balak po talaga nila, kompletuhin po, Rareri Ruru. Pero yung mami ko po kasi, CS po lahat. So hindi na po pwede. Sabi po nila sa akin para daw, mas madali daw po tawagin pagkakakain na, Rurare lang. Bata pa lang daw siya, pangarap na ni Ruru na mag-showbiz. Yung mom and dad ko po kasi parang nasa modeling industry sila. Nung bata daw ako, kumaharap daw ako sa salamin, umiiyak daw po ako. Sumali ka sa isang artista search, yes, di ba? Na protege. Nag-showbiz ako just to matulungan ko yung pamilya ko. At the same time, mabili ko yung mga gusto ko. Realize ko na dito ko po nahanap yung passion na gusto ko. Sa totoo lang po, wala po akong talent talaga. I don't know how to sing, di ako marunong sumayaw, umarte, wala. I've always wondered why Ruru had such a very strong audience following. Doon sa callback, nandun na po si Philip Salvador. May pinahanda po sa akin na monologue. So habang binabato ko yung monologue, bigla po niya ako sinampal. Ikaw kong tinuturuan, ha? Audition pa lang po ito. Kasi sinampal, napahiga po ako sa sahig. Ay, tignan mo! Umiiyak ako. And then sabi niya, good. Tapos, nagulat na lang po ako. Part na po ako ng protege. So, dahil sinampal ka ni Philip Salvador? Dahil lang po doon. Hanggang nabigyan na nga siya ng sunod-sunod na break. Dahil nang walang mix nangyari, kahit naman ako nawalan din ako ng anak, kailangan kita. Sinabi ko sa'yo, huwag daw ka mananakit ng mga tao. At ang pinakamalaki niyang proyekto, ang adventure series na Lolong. Nag-workout ako ng sobrang intense. Nag-start ako mag-diet. Nag-workshop ako. Ano masasabi mo sa kinaroroonan mo ngayon? Hindi ko mapigilan yung sarili kong maging emotional. This is actually my 10th year na po sa industry. Before, pinapangarap ko lang makapasok sa GMA. Parang unti-unti ko na pong natutupad lahat ng mga pinangarap ko nung bata ako. Ang Lolong, kwento ng binatang si Lolong at ng best friend niyang buwaya na si Dakila o Dax. At ang pakikipagtunggali nila laban sa mga puwersa ng kabuktutan sa lipunan. Pero ito ang hindi alam ng marami. Ang pangalan ng totoong buwayang si Lolong, ipinangalan sa environmentalist at 20 taon ng crocodile hunter ng Palawan Wildlife Rescue and Conservation Center na si Ernesto Lolong Cognate.
August 2011, nung nagtungo sina Lolong Konyate sa Bunawan sa Agusan del Sur para hulihin ang nooy bali-balitang gumagalang higanteng buwaya sa Agusan Marsh. Sabi niya na sa kalahat daw ng buwaya na hinulin nila, yun daw ang talagang halos mapiga ng utak niya kung paano niya itratrap ang buwaya na yun. Hanggang isang araw, si Lolong bigla na lang daw nangisay. Isinugod sa ospital pero idineklarang dead on arrival. Siguro dahil sa stress, hindi niya nakayanan, yun, inatake siya. Makalipas ang isang linggo, nahuli na sa wakas sa Agusan ang isang buwaya na may habang 20 feet at 3 inches. Pinakamalaking nahuling saltwater crocodile sa buong mundo. At bilang paggunita sa kadakilaan ng crocodile hunter na si Lolong, sa kanya ipinangalan ng buwaya. Si Gina, ang misis ni Lolong Konyate. Gabi-gabi, sinusubaybayan ang Lolong. Sa pamagitan daw kasi nito, nabubuhay ang alaala ng kanyang mister. Very proud ako sa kanya. Pag napipicture, excited ako. So, ang message is from the wife of Lolong, si Gina Konyate. Hi, Ruru. Masaya ako. Tuwing gabi na papanood ko ang teleseryeng Lolong, na aalala ko yung aking asawa nung nabubuhay pa siya. Proud ako tuwing naririnig ko yung pangalan ng asawa ko. Kasi yung mister ko noon, talagang ang buhay ilang ang kanilang pinaglalaban. Mas lalo mo pang pagbutihin ang pagganap bilang Lolong. Wow, nakaka-touch naman sa Gina. Di ko po alam na pinangalan po pala si Lolong doon sa nakahuli po. Ikwento mo nga kung anong pinagdaanan mo dito sa Lolong. Alam ko na aksidente ka eh. Yes, in a major way. Patapos na po kami noon ng buong lock-in. Sa day po na yun, doon po kukunan lahat ng fight scenes ko na mabibigat. So pinaghandaan ko talaga. Ako gumagawa ng ibang mga stunts. Pinilit ko pong taasan yung talon ko eh. Hindi ko na na-control. Yung pa ako nag-twist po siya. Naiiyak na po ako sa sobrang sakit. Buti po nabalik ko. And then dating naman po agad ang medic. Nakita nga po na hairline fracture. Because of what happened, kailangan po namin mag-pause at kailangan po namin umuwi lahat. So, kamusta na yung paa mo? Ngayon, medyo may konting pain na lang po kasi kailangan po talaga siyang i-therapy. Hindi birong buuin ang Lolong. Laging may nagkakaroon ng problema. Nagkaroon po ako ng anxiety. Na-depress po ako because of that. Kasi nga parang kinakustion ko na po yung sarili ko eh. Kung deserving pa ako para po dito. Ngayon po, Ma'am Jess, na pinalabas na po yung Lolong, I realize na worth it po pala lahat ng struggles na yun. And malaking factor din for me, prayers. Madasalin ka ba? Sobra po. Member po ako ng Iglesia ni Cristo. Bata pa lang po kami, tinuturuan na po kami na dapat lagi ka magpe-pray. Good boy ka ba o bad boy? Baka hindi po dapat ako sumagot yan, Ma'am Jess. Bakit parang pakiramdam ko kabaligtar ang lahat na nangyayari? Totoo ba na ang artista daw para magaling umarte, kailangan maraming panghuhugutan? Malaking factor na marami kang paghuhugutan. Like ako, yung technique ko, kinukuha ko siya lagi sa personal experiences ko. Pero let's say, breakup. Nako, nakailang breakup ka na ba? Isa pa lang po. Isa pa lang ang inaamin? Isa pa lang po inaamin. Well, actually, wala pa lang akong inaamin. Eh, ano kayo ni Bianca? Ang hirap lagyan ng label. Tinatanong yan ngayon eh, di ba? Ang hirap. Pinagpapawisan dito. Magkasama nga kayo sa Korea, di ba? Yes. Walang label pero nag-iyakan kayo sa airport. Yes, kasi po hindi ko po in-expect na pupunta po talaga siya dahil noong time na yon, last day po ng taping namin ng Running Man. Pero wala pa rin kayong label. Dahil kayo po ang nagtanong, Ma'am Jess. This is the first time na nasasagutin ko po ito. We're dating for 4 years already. Just very happy dahil ramdam po namin yung suporta ng bawat isa. May nahanap akong dalawang connections ko sa'yo. Palabas yung Sherlock nun eh. Doon ko pinangalan yung aso ko. Ah, talaga po? Second connection, sa akin ang galing yung story idea ng Lolong.
Kasama ko si LJ, yung aming PM ng KMJS. Wow. Ma'am Jess, sobrang thankful ako. Kasi inspired yun ang mga storya namin sa KMJS din sa Pilipinas. Lalo na yung mga malalayong isla na may mga buwaya. Meron nang parang agawan ng teritoryo, mga tao at yung mga buwaya. Mainit ang mata ng mga tao sa'yo dito, di ba? Just very happy po, Ma'am Jess, na ako po yung napili dito sa project. Very refreshing kasi dahil pangangalaga sa kalikasan. Yun ang point. Pero Ruru, usually mga artista, di ba, pag sumisikat, andyan na yung mga issue. Si Ruru, malaki na yung ulo niyan. I'm sure nakarinig ka na ng ganun. Yes, opo, marami no. Mahirap ba na to keep yourself grounded? Lagi kong sinasabi sa sarili ko na hindi pa ito yung rurok ng tagumpay. Marami pa akong kakaining bigas. Lagi ko po sinachallenge yung sarili ko po. Dakila! Mahirap ba yung sumakay sa buwaya? Ginawa ko nga pong surfboard yung buwaya. Sobrang hirap po. Ilang mga pampalutang sinilagay sa ilalim ng dakila para lang lumutang siya. Ulit-ulit ako sumasampa, pa ulit-ulit din ako bumabagsak. Paano makipag-interact sa isang nilalang na kunwari buwaya pero alam mo ring makina lang? Mahirap po, Ma'am Jess. Imagine ko si Dakila bilang best friend ko. So, mas madali ko po siyang nakuwang kaeksena. Animal lover ka ba, Ruru? Buwaya lover ka na. Mamaya patunayan mo yan, ha? Susunod, si Ruru kumasa sa hamon. Magpakain ng totoong kalahi ni Dakila. Wow, first time ko po itong gagawin kasi usually po pagka nagpapakain po ako ng buwaya, animatronics na po. Ito siguro next to Lolong, ito na yung biggest. Yeah, he's about 19 feet right now. Oh, and Lolong is 21 feet. Let's go. The crocodile's den. Ayan na, gumagalaw na po siya. Ang pagharap ni Ruru sa kalahi ni Dakila. Susunod na! Oops! Ayan na siya! Hinamon namin si Ruru Madrid na makipag face-to-face sa totoong higanting buwaya na papakainin pa niya. Wow! First time ko po itong gagawin kasi usually po pagka nagpapakain po ako ng buwaya, animatronics na po. Sir Mario, anong crocodile itong nandito? Saltwater crocodile. Parang si Lolong. Parang si Lolong. Ito, siguro next to Lolong, ito na yung biggest. Yeah, he's about 19 feet right now. And Lolong is 21 feet. Meron ho kaming mga kasamang caretaker. At dito si Sir Mario, may-ari. At meron tayong mga veterinarian. Meron din tayong medics, just in case. Let's go. The crocodile's den. Ayan na, gumagalaw na po siya. Lapit ka pa, huwag ka matapos. Sige. Oops, ayan na siya. Diyos ko, die. Gusto niyo po itry, Ma'am Jess? Pati ako, hindi nakaligtas. Samahan ko po kayo. Sige na nga. Mega, bati tayo. Wow. Ayun. Okay, naku, wala na. Ayan, halika na. Doon, saltwater yung crocodile. Dito naman, freshwater. Cayman crocodiles yung nandito. Makipag-bonding po tayo dito sa mga buwaya. Di naman sila mga hapon. Si Ruru, game ding pinasok ang pool kung saan nagsuswimming ang iba pang mga buwaya. Baka ang lumusob sa akin. First time ko makahawak ng totoong buwaya. Nakakatawa na na-experience ko to dito sa KMJS. Pero para sa mga takot sa totoong buwaya, ito na lang ang para sa inyo. Ang mascot na si Dakila na game na game sa aming nakitiktok. Binild up ka na bayani ng primetime. Wow! Ang laking title, no? Kahit naman po sinong tao pwede pong maging bayani. As long as nakakatulong ka, I want to inspire. Iba po yung pakiramdam na ikaw po yung ginagamit nilang inspirasyon para gawin po nila yung mga bagay na gusto nila. At the same time, mabigat na responsibility yun, ha? Yes, totoo po yan. Ewan ko po, parang ito po siguro yung parang role ko. Sa totoong buhay, yung mga taong napanghihinaan ng loob, na akala nila yung mga pangarap nila suntok sa buwan. Mm-hmm. Akala nila yung mga pangarap nila imposibleng makamit. Pero ganun po ko dati. Ang
kwento ni Lolo, kwento rin nating lahat kung paanong pwede tayong maging bayani para ipagtanggol ang ating kapwa at kalikasan. Thank you so much, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.